Pinayagan na ang staycation sa mga hotel at iba pang accommodation establishment sa ilalim ng general community quarantine. Ito ay kahit walang certificate of authority to operate for staycation o kaos ang isang establishmento. Ngunit dapat ay accredited pa rin ang mga ito sa Department of Tourism. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, malaki ang maitutulong nito upang makabawi ang mga maliliit na hotel at private resort ngayong summer season. Sa kabila nito, kailangan sundin ng mga accommodation establishment ang mga kaakibat na guidelines ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Batay sa IATF Resolution 117, hanggang 30% ng kapasidad ang papayagan para sa staycation sa mga accommodation establishment na walang DOT certificate, habang 100% capacity naman kung may kaos. Hindi na rin oobligahin ang mga guests sa mga naturang establishmento na sumailalim sa COVID-19 test. Ngunit kailangan dumaan ang mga ito sa mahigpit na pagsisiyasat kung may sintomas ng coronavirus disease. Kung may kasama sa staycation, dapat ay galing ang mga ito sa isang pamamahay. Pwede lang din mag-staycation ang mga nasa edad 18 hanggang 65 taong gulang. Nangako ang DOT na patuloy nitong paalalahanan ng mga accommodation establishment para sa kaligtasan ng mga guest maging sa mga residente sa host communities. Inatasan din ito ang mga local government units na mahigpit na bantayan ng mga establishmentong tumatanggap ng staycation upang masiguro na sumusunod ang mga ito sa patakaran ng IATF. Nanawagan din ng Octa Research Group na mahigpit na bantayan ng health protocol sa muling pagbubukas ng mga business operations, particular na ang mga hotel, upang maiwasan ang surge sa COVID-19 cases. Yung ating trending sa NCR plan ay hindi pa stable, no? Hindi pa siya talaga bumababa ng continuous, no? In fact, bumagal nga ang pag-decrease ng reproduction number natin. Ang ating panawagan talaga ay yung mga facility management, no? Whether hotel man yan, o restaurant man, o kaya opisina, no? Ay heighten din nila yung kanilang COVID-19 na minimum health standards at yung guidelines, no? To protect the company and the employees from getting infected. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.